ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lala. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Jordan ang dalawa niyang asawa, 11 at 20 babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibendisyonan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasa niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ng Diyos
Gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Piniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di na nadya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasiya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katuwiran. At tibukin ang puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka kahit gabi nagmamasid, ako'y iyong sinisiyasat, nasumpangan mong matuwid, tapat akong mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami, sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel?" Datapwat, sinabi ng mga Pariseo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila
sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang walang kapagurang Hesus ang ipinakita sa atin ng ating Ebanghelyo. Ito yung ikinuwento ni San Mateo, isang walang kapagurang Hesus. Matapos niyang magpagaling ng isang piping inaalihan ng demonyo, pipe na, sinasapian pa. Matapos niyang pagalingin ito, siya namang pintas ng mga taong nakaalam. Sa halip na matuwa, sa halip na pasalamatan, sa halip na ikagalak, pinintasan pa si Jesus. Dahil wala silang nakitang ganong klase ng kapangyarihan sa Israel. Kaya nga, ang pintas nila sa prinsipe ng demonyo galing ang kapangyarihan ni Jesus. Tingnan mo nga naman ano, kinutsapa, gumawa ka na nga ng mabuti, tumulong ka na nga, abay, napintasan ka pa, napagbintangan ka pa, nagmamagandang loob na nga. Pero, kahit ganon, kahit nakarinig ng pintas, nagpatuloy lang si Jesus. Hindi niya pinansin. Pumunta siya sa isang sinagoga. At doon, patuloy siyang nagturo at nangaral. At lahat ng mga may sakit na inilapit sa kanya, patuloy niyang pinagaling. Kahit na may pintas, kahit na mayroong mga sinasabing hindi maganda, patuloy lang si Jesus sa kanyang misyon. At nung makita ni Jesus na ang daming nangangailangan, nung nakita ni Jesus na ang daming parang mga tupang walang pastol, ang nasabi lang ni Jesus sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Sa dinami-dami ng nagawa ni Jesus, para bang sinasabi niya na kailangan niya ng makakasama? Kailangan niya ng katuwang sa misyon? Madami ang kailangang gawin. Madami ang kailangang pagalingin. Madami ang kailangang turuan. Ngunit kakaunti ang kanyang mga katulong. Hindi malayo ang sitwasyon ni Jesus noon sa sitwasyon at nangyayari sa atin ngayon. Ang daming nangangailangan, ngunit kakaunti ang nagbibigay. Ang daming nahihirapan, ngunit kakaunti ang tumutulong. Ang daming walang alam, ngunit kakaunti ang nagtuturo. Ang daming naghahanap at nangangailangan sa Diyos, ngunit kakaunti ang nagdadala sa tao sa Diyos. Naghahanap si Jesus ng mga makakatulong sa kanyang misyon para mas madami ang kanyang matulungan at mas marami ang mailapit sa Diyos. Ito yung kailangan natin, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang mga tutulong para mailapit ang tao sa Diyos. Hindi ito malayo sa nararamdaman at nararanasan natin. Ang daming problema, sana isa tayo sa mga
tutulong magkaroon ng solusyon at hindi dumagdag. Ang daming mga nalulungkot, sana no, isa tayo sa mga magpapasaya sa mga tao at hindi magbibigay ng kalungkutan. Ang daming kaguluhan, sana tayo yung maging daan para magkaroon ng pagkakasunduan at hindi ng dibisyon. Ang daming may sakit, lalo na yung COVID, sana huwag na tayong dumagdag, kundi tulungan nating mapababa yung bilang ng mga may sakit sa pagsunod ng mga health protocols, di ba? Dito naman sa simbahan, meron tayong sinusunod, makinig lang po, sundin lang po natin. Ito lang yung mga munting paraan natin para hindi tayo dumagdag sa napakadaming problema. Kailangan ng mundo ng mga makakatulong at kailangan nating magsama-sama para matupad ang plano at kagustuhan ng Diyos sa mundo. Ang tanong, kaisa ka ba? Kaisa ba tayo? O baka naman magiging dagdag pa tayo sa problema? Kailangan natin ng katulong. Kung hindi man tayo makatulong, sana hindi tayo makadagdag sa bigat ng mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ating ipanalangin at sambitin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katikista at mga laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pang sumama sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo,
nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa'yo pa rin magtitiwala.
panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Ganon din, pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, tingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang lahat. Maaari na pong imabasa.